Hi, welcome again. So, ito po yung broccoli na sinasabi ko kanina doon sa unang video ko. Pinakuluan po natin. Tapos, pagkatapos, bago ko pakuluan po, nalagyan ko ng asin, paminta, tsaka yung pamintang buo para magkalasa po. So, pagkatapos po natin itong pakuluan kanina, ilalagay ho natin dun sa blender. Kung nakikita nyo po yung blender dun, yun yung blender na yun. Gagawa po tayo ng soup from there. So, we're here on the broccoli. So, I went to the other side just to do this. So, yung pinakuluan po natin broccoli, lalagay ho natin sa blender. Konting sabaw lang po ha, yung sabaw po nito. Lalagay ko sa blender. Tapos, pagka nagpre-plating ho tayo, pwede ho tayo kumuha doon sa pinakuluan natin broccoli, pwede tayo kumuha ng konti para ilagay, para i-set up lang yung plating. So, i-blend po natin to. Masarap po to, lalo na kung tag-init. Masustansya pa. May gatas nga lang kung hindi, kung sa mga vegetarian may gatas uto kaya sa mga dairy, kung vegetarian pwede po, pero kung vegan hindi po pwede kasi may dairy. So ito pong kapirasong ito, ilalagay ho natin to sa plating natin. So konting tubig mula sa pagkuluan. Nice. Then, lagyan po natin ng asin. A pinch of salt. Good. Tapos, blend po natin. Hanggang mag-liquify po ito. Para maging yung sabaw pa. Sobrang lalaki, hindi ko maliquify. Sorry po. Yeah. Tikman ho natin. Liquify ho na ho siya. Okay na ho yan. Yung texture na lang ang kulang. So, titikman na ho natin ito. May bobo pa. So, kung makikita natin, masyado pang malabnaw. Kailangan po maging pino at saka malapot na konti. Lasa nandun na. Lasang broccoli pa yun. Kunti pa. Kulin natin. Pasa na natin yung kutsara peg tikipan. Tignan na natin kung kamusta naman ang texture. Nice. Texture is good. Malapot. Okay. Plating ho tayo. Bago ho tayo sa plating, yung ano muna, yung sagatas. Excuse. So, sagatas ho natin on a bowl, small bowl. Bali ho, gagamit ho tayo ng buttermilk. Siguro, yan, let me see. Para may sukat. Isang ladle, dalawang sandok. So, sa dalawang sandok, tapos gatas po, dalawang sandok din. Liquid gatas ito. Pwede ho tayo gumamit ng condensed. Pero mas maganda ho kung fresh milk. Isang sandok.
Isa't kalahati na lang natin. Kesa dalawang sundok. Masyadong maano eh. Malabnaw. Tapos, gagamit po tayo ng powdered sugar. Oops, sorry. Ito pa yung powdered sugar natin. Isang kutsarita lang po. 1 teaspoon of powdered sugar. Para hindi ko gano'ng matamis. Tama lang yung, sa, yung tamis. Tama lang yung lasa. Here ka matagal. Yung kutsara na lang po gagamitin ko kasi sa ulado ko na ho ang, kung anong yung sa ulado ko na ho yung ano. Pero gagamit lang ho tayo dito. Ano lang ho natin? Isang kutsarita. Isang kutsarita. That's it. Then, halo natin. Tapos, baso. Pero bago natin lagay sa baso, tikman ho natin yung lasa. Ito na rin. Nagasa ko na lang. Sakto. Sarap. Pagka maasim mo yung buttermilk, lagyan na ho natin ng konting asin. Yan po. Then, hugasan natin yung kutsara yung tigtigman. Halo. Kasi ang buttermilk, may konting asim yan eh. Tapos, on the glass, lagay ho natin ang kalahati. Nice. Makita ho ba? Tapos, ilagay po natin yung broccoli. On the top. Oops. Oops. Sumobra, pero okay lang yan. Tapos, ito po. Yung ating broccoli. Huwag ho natin ilagay lahat. Para hindi naman nakakano. Then, ilalagay lang natin on the top. Boom. Yan po ang broccoli soup natin. So, ito po ang tinatawag kong appetizer na broccoli soup. So, ayan po. So, like I said, yung gatas po. Combination po siya ng fresh milk and butter, cultured milk, asukal, powdered sugar, and salt, salt lang po. Na pinch of salt. Then, ayan po. Tignan nyo ang ganda ng ano. Tapos, nasobra lang po, pasensya na. So, pagka i-snurve natin to, kailangan palaging may kutsarita. So, they can scoop it and enjoy the soup. This one is an appetizer soup. Pwede natin gawing appetizer. Pero, ito po yung, ano, yung tinatawag ko pong broccoli soup. Okay. So, yun po yung ano natin. Yung soup natin. So, if you enjoy my YouTube, the video, hit like and subscribe po tayo. Thank you for watching po. Bye.